Hello. Hello, hello. Hello. Mic test, hello. So ngayon magre-record ulit tayo. So, hello, kumusta? So ngayon lang tayo nag first time vlog repair lang natin ito ngayon dito sa Taguig. So na tumawag yung ating customer, sabi ay nakikiusap siyang videohan daw yung kanya nire-repair. Ayan, so bibideohan natin. Actually, kanina ko pa siya nabuksan na naglilinis na ako, nag-ano na ako ng mga, kasi nahihiyan siya ng daga. Ayan, so, eto na. Pakita ko sa inyo. So, MSI siya, guys. Ayan. So, this is a MSI. GTX 1050 Ti 4GT UCB1. So, wala siyang schematic itong ganito. Itong video card na to. Mag-try na ako mag-search. Wala siya eh. Yan. Ganda yung ano. Ganda yung ano. Klase. Ganda yung pan. Ayan. So, tumawag yung customer eh. Ay. Pwede yung videoan. So, videoan natin. Pwede ako sa inyo yung aking ginagawa. Kasi di pa siya tapos. Liquid damage siya guys. Nahihiya ng daga. Ito siya. Show natin sa microscope. Nalinis ko na nga eh. Yung likod. Nasa harap na ako eh. Biglang tumawag yung ating customer. Then, nakikiusap na videohan daw natin. Yeah. So, nalinis ko na guys. Naging problem yan. Simula dito, kuroko na lang. Simula dito, corrosion. Nahihiyan ng daga hanggang dito, 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 dito. Tapos dito, nahihiyan ng daga. Tapos umakyat sa mga GPU chip. Dito, ayan, na bingkong itong sana to, siguro ay, ayan, umangat siya. Tapos dito, crack itong capacitor na to. So, hindi ko alam kung nag-crack dahil sa overheating. Tapos sa side na ito, nahihiyan ng daga, dito, daga, nahihiyan. So, sa madaling salita, sa likod ng ating nire-repair ay nahihiyan ng daga lahat. Ayan. So, nilinis ko na siya, guys. Kanina ko pa siya kinutkot eh. So, hindi ko na napakita. So, ayan. So, mag-check na lang ako ng voltages. Ng pyesa kung alin yung may nasira. Ayan. So, check natin. Kita ba ang ating nire-repair? So, dyan natin yung ating ayan. So, dyan yung ating ano. Ito to. Kaliwa. So, diet mode tayo guys. So, checking na ako. Hindi ko pa kasi rin siya na ano. Nilinis ko lang siya kasi naiyan siya ng daga. Ayan. So, test natin yung ating ayan. So, punta nga tayo ng sa main na nga lang tayo, sa main. Yan. And test natin yung 12 volts niya. Yan. So, not shorted. So, 3 volts, not shorted. So, coil, I think this is 12 volts. Hindi natin sigurado. I think sa VRAM. VRAM yan. So, not shorted naman siya. Din yung ating 1 volt or 5 volts or 1.8 volts. So, hindi natin alam. Kasi no schematic tayo, this is a hindi rin natin alam kung ano yan. Basta yun ay either dito sa tatlo na ito ay ano yan, 1.8 volts 1 volt at 5 volts, mali nyo sa tatlo na yan. So madali naman yan eh, malalaman natin yan kapag sinaksak. So hindi naman siya shorted. Yeah. So yung mga MOSFET, so check natin. So yan, not shorted naman siya. Yung mga gates lang, limita naman yung gates lang eh. Ayan. Buo naman siya. Ayan. Ayan. Buo naman siya. Kasi nalinis ko na siya guys. Ayan. Kanina ko pa na ano eh. Tumawag bigla yung customer eh. Ayan. Nakausap siya. Videohan daw. So videohan natin. Ano? So mayroon dito. Itong nilinis natin na ito. Group of transistor. Ay. So, halin natin siya.
Hindi ko alam kung madilim ang ating pagbibigyo. No, ito siya. So, titesterin ko to kung ito ay sunog o hindi, kung gumagana pa. So, yan. So, baliktarin natin kung mababasa ang diode mode. Okay, readable siya. Yan. So, hindi natin alam kung ano yung base, gate, basta ganun. So, ano lang yan, identification lang na kung paano natin siya malalaman kung sira o shorted. Yan, so buo yan pa ganyan. So, walang kaso yan. Sabi nga, experience lang yan. Yan. So, makukuha na natin yung problema. Experience lang. So, nalinis ko na siya eh. Itong likod. So, anahin ko lang. Puskusin lang natin tapos pa bluer na lang natin. Para mabilis. Kasi this is no display. Kasi nalinis ko na siya kanina eh. Bago tayo nag-start ng video. So, hindi ko na nakapakita guys. Pero don't worry guys. So, yung customer natin yung kausap natin. Kaya, nag-aabang siya sa pupus natin ito. Saan pa, ano? Pa-blower? Back lang to. Pa-blower. Wait lang, blower natin. Blower mo likod lang. Blower mo rin yung harap. Hawakan mo na. So wait lang guys, binublower lang. Isang camera natin, front camera. Binublower lang guys sa likod. Mga ngayon lang tayo nagbalik sa ating pagre-repair kasi sobrang dagsa. Sobrang dami ng repair. Umabot siya ng 34 pieces. So yung kapatid ko, bago nating technician, tutulong sa atin sa pagre-repair. Ngayon, kukunti na lang yung repair natin. Ilan na lang ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sasham na lang yung ating pending na repair. So, malapit na siyang matapos. Dating 34, 52 na lang. So, marami pa tayong parating. Yan, sana dumami pa yung ating mga customer magpapagawa. Kasi dalawa na tayo. So, kayang-kaya na hindi na natatumbakan. Ayan. Saka na? Hindi na may likod. Ay, harap. So, ayan. So, tingnan natin kung magdi-display na siya. Natanggal na natin yung ano eh. Yung pinaka... Sabi nga eh, nagiging shorted. Nagkakos ng shorted. Sana hindi tamaan yung biram. Kasi yung mga biram niya, yung likod, ay... So, nagkaroon ng corrosion. Sana hindi nahagi pa ang GPU chip. Ito pa, meron pa din sa dulo. Ito pa nga. May green pa dito. Pero malayo sa bituka. So, try natin ngayon. So, kapag hindi gumana, umiinit ang chip. Pag umiinit ang chip nito, papalitan natin itong end gates. Kasi itong end gates, nagkaroon siya ng corrosion. Yan. Dalawa yan. Itong end gates yan. Silipin natin sa microscope kung kapit pa yung paa. O hindi na.
Yan, kasi nagkaroon siya dyan ng ano eh. Yan, mapansin nyo. Meron pa siyang... Hindi siya masyado ganun kalinaw. Yan. Meron pa siyang mga ano nang ihi ng daga. Yan. Pero minor na yan, tuyo na. Kapit pa naman siya eh, yung hinang. Bale, naging cause lang nito ay nagkaroon ng resistance na. Dahil yung corroded ay nagkapit-kapit na lahat. Nagdikit-dikit na yung mga pins dahil sa corroded. Ah, ito pala guys. So, iaayos pala natin to. Ito kasi ay dalawa sa kato, basag. Yan pala, malaking issue to eh. Issue yan. So, kailangan natin siyang ikabit. At palitan. Basag na rin to. Siguro na-stuck na ito. Nabali-bali-bag na. Ayos lang natin siya. Okay na. So ito na lang isa. Kasi possible crack na kasi ito, shorted na to. Hindi ko lang sure kung may iba'y crack pa. Pero possible tong isa to, sira na to eh. Nag-crack na kasi siya. Kaya kailangan na natin siyang palitan. GPU chip na to eh. Magay natin yung isang soldering iron. Crack kasi siya guys oh. Crack na siya. Mapansin natin siya. Ayan o, may basag na. Ito. Ayan o. Shorted na siya, guys. Hindi kita. Shorted na. Ayan o, basag. Ayan o. Testerin natin kung yan yung nagkukos ng no display. Kasi naihiyan ng daga, matik no display. So, buzzer sound tayo. Yeah, tapos testerin natin kung nag-shorted ba siya. Kasi crack na nga siya. So, hindi naman. Kaya lang, hindi naman siya nag-ano ng shorted. So, ohms natin. Tingnan natin kung babasahin. Actually, kahit ohms, hindi na yung nabasa. Putol na yata ito. Kahit ohms, ayaw basahin. May palitan na natin yan. Hindi na kailangan at basag. Walang tayo ng donor board. So marami tayo dito eh. MSI. So where are you? MSI. Ito siya. So
Marami tayong donor. Hindi na mawala na ang donor board. OCB din siya. Kunin natin doon sa location. Ayan. Okay na. So, kabit na natin. Okay, kapit na. Okay, let's testing. So let's check. Tingnan natin kung mabubuhay. Sana hindi umusok. Okay, let's turn on. So, alin ba ang ating camera na pwede? Ito ba? Pwede yata itong isa. Ikot natin. Turn natin ito isang camera. Yan. So, let's power on. Okay, dinainit ang chip. Okay, nagwa-warm up. Ay, nakaw pala. Hindi umiinit ang chip, guys. So, check natin via voltages. May pumapasok. Ah,
You show me in it. Five volts. May supply naman siya. Nako, masyadong tagilid. So, nahagip yata ang G-chip. May supply ang kabila eh. Oh, wala. So, check natin kung ilang voltage to. Okay, 0. Okay, 11 volts yung isa. 11 volts. Yan. Chip not heat up. Okay, wala ang ating 1.8 volts. Okay, 1.8%. So, possible may problema to. Lamig. So, malamig siya, malamig. Dito ay may corrosion pa pala dito. 0.6. Walang lumiban. Type in 3. Okay. So, dead. Walang voltages. Saan yung ating donor? Ito. Wala tayo schematic. So, check natin yung kung ilang ohms. 16 ohms. So, 2.8K. Check natin itong nabasa na to. 2.8K. 10K. Okay, 10K. Check mo natin ito. Diode mode. Okay. Okay. So wala tayong supply dito. Power on natin. So, umiinit yung chip. Ayun, nag-boss. Ah, minsan kasi ganun eh. Okay, may display tayo. Okay, may display. Where? Ayan siya guys. May display tayo. So, kailangan lang talaga mag, ano, tawag dito. Ang nangyayari kasi, pag minsan, may experience ko yung pa nagre-repair ng video card. Sa unang power on, mga liquid damage, minsan di siya nabubuhay. Di siya nag-ano. Ganun siya. At pag nagpalit ka rin ng BIOS chip, minsan hindi siya nag-ano. Para siya nag-ano, bumubuelo pa. Na ganyan. Kailangan mo siyang patayin, tapos buhayin ulit. Okay siya, may display siya guys. On natin ulit, power on. Okay. So, tingnan natin. Check kung may display.
Overheated na yung chip niya. Yan. May display tayo. Nag-steady yung ano. Yan. So, may display. Okay. Power off. Ang hirap mag-control ng ano. Medyo na tayo sa locate. Ano. Sa ating ano. Yan. So, final cleaning. So, na ang naging issue nito ay capacitor dalawa. Pinalitan natin yung isa. Tapos dito corrosion, nagdikit-dikit yung mga paa ng piyesa kaya hindi talaga kayo magdi-display, hindi mag-on. Ito kasing end gates para sa supply na 1.8 volts, hindi siya mag-on. Kapag ano siya shorted, eh dahil corroded siya, yung umido na ihinang daga ay nagdikit-dikit dito sa paa nito, sa paa nito, sa paa nito, saka dito. Itong bahagi na to, sa 1.8 volts, 11 volts. Yan, nagdikit-dikit siya. Yan. So, okay na siya guys. May display na siya. Then, palilinis ko lang to. Then, update ko kayo later. Stress test natin, okay? Just wait for a while. Masan? Saan? Pag-dinner? Pag-cleaning? Ayan, good afternoon. So, ayan guys, okay na ang ating nire-repair. Pasensya na kayo, may thermal camera sa harapan ko. So, ito siya guys, yung ating nire-repair na video card. So, ito na siya. Okay na, nakasalang na. So, number 355 sa pila ng repair. Ayan guys, binibidyohan lang nung ating isang technician, apo technician. So, sisend sa may-ari. Ayan. So, ito siya guys. Show ko na sa inyo. Ayan yung stress test natin. So, sabihin ko na lang. Medyo hindi kita. Kasi ang ating camera ay ganito-ganito lang. Ayan. So, hindi ganun kagandahan ng ating camera. Sabihin ko na lang siya guys. So, ang ating temperature is 64 degrees Celsius lang. Yung ating CPU temperature. So, pan-speed natin is 57% lang siya. So, ang ating GPU load is 99 or 98 or 100% GPU load. So, specs na natin guys. Ayan. So, this is a MSI 1050 Ti na 4GB DDR5 micro ng ating memory. Ang ating DRAM memory. Ayan. So, ang kanyang memory hertz or GPU clock is hanggang 1752 Hz. Ayan. So, temperature natin is umabot lang naman siya ng 64 degree. Ayan. Okay na siya guys. It's working fine. Ayan. So, crossing ng aking mga camera. Ayan. So, okay na siya. It's working fine. Okay. So, sending na sa ating may-ari. Success na yung repair natin. Ayan. It's working fine. Ayan ang ating working station. Simple lang, maliit, dati pa rin nung tayo nasa pag-ry. So, ito yung ating thermal camera. Ayan. So, Kianli, ng brand, Mega Idea. Ayan. Okay na siya, it's working fine. So, tatapusin na natin ang ating video repairing. So, bagamat hindi nasimulan doon sa simula, so, nilinis ko lang naman siya guys eh. Yun lang naman yung naging ano niya. Yan, nilinis ko siya dahil sa maraming corrosion lang. So, ang may mga video naman tayo na na-upload na technique paano maglinis ng dahan-dahan. Talagang iingatan, kailangan walang tatalsik na pyesa. So, yan guys. Wala naman tumalsik na pyesa. Success naman yung ating repairing. Ayan. So, hanggang dito na lang yung ating pagre-repair. So, muli, salamat sa inyong panonood. So, don't forget to subscribe. Like and comment. Okay? See you on the next video. Bye-bye.